Ang gusto mong Christmas gift galing sa akin ay mapagbati ko kayo ng papa mo at una doon ay makita mo siya muli at mayakap. Opo. At totoo ba na pinagpalit kayo sa isang 16 years old? Opo, yun po yung kinakasama niya po ngayon doon po sa bahay niya ng mga magulang niya po. Sir Tony, yung request ng anak mo, hindi mo pwedeng pagbigyan itong anak mo? Sir, yun naman po yung napagkasunduan namin sa barangay tsaka dun sa munisipyo na pwede ko naman silang ilabas tsaka, ano, tsaka yung every week na hinihingi nila, dinibigay ko naman sir. Gusto ko po sana magkabatin ko sila para kabuo na po kami ulit. Papa, magbati na kayo para mabuo na tayo ulit. Ano sir? Makukulong ka or magkipagbalikan ka? Ano pa? Magkipagayos na lang po. Magkipagayos. Very good. Sige, Dory, ako'y maghahanap ng paraan na para mabura sa isipan mo yung mga sama mo ng loob, yung mga dinaranas mong mga, kung meron man trauma yan dahil sa paghiwalay ng papa at mama mo mga nakaraang mga buwan, taon, akong bahala, okay? Meron ka bang mga gadget dyan? Gusto mong tablet? School supplies? Ano lang po? Yung lumang cellphone po ni Papa. Ang babo na mahinihingi nito. Napakatalentong bata. Lumang cellphone lang gusto mo? Ba't lumang cellphone? Meron po siya lumang cellphone galing kay Papa niyon. Eh, bigyan kita ng bago. Ito, meron akong toolphone eh. Wow! Ito, sa'yo na ito, toolphone. Yan, toolphone. Hindi pa tapos. Dahil nag-aaral ka, mag-grade 6 ka, bibigyan kita ng tablet. Ito pa, may dagdag na ako. Makinig ka, bibigyan kita ng 20,000. Kasi sobrang bilib ako sa'yo, napakatalino mong bata. Idol, kanina nakausap namin siya. Nung pagsagot niya ng tawag, nagbebenta siya ng... Ayun sir, kung makikita niyo po, may sari-sari store sila sa... Ah, may sari-sari store. Oo, kaya kanina nakausap namin siya, sabi niya, wait lang po. Yung pala, may mga bumibili sir. Dory, ibibigyan ko ng 20. Ano sa palagay mo? Kasi nakita ko, may sari-sari store ka, mukhang kulang ate. Kung akong tatanungin. Pwede na po yun. Salamat po. Pwede na yun? Opo. Hindi, gawin kong 30. O, 30, final. 30,000 papadala ko sa'yo. Thank you po. Para meron kang pang sari-sari store nyo dyan at meron kang para sa school supplies mo, okay? Yan ang Christmas ko sa'yo. Merry Christmas. Maraming salamat po, sir. I love you po. I love you too. Ingat ka. God bless. Isa si Dory. Pwedeng pumasok? Okay, thank you. Kamusta ka naman ngayon, Dory? Okay naman po. Umuwi ba dito si Papa nung Sabado? Opo. Nasaan siya ngayon? Ewan ko po, nagtatrabaho po ata siya. Dito na ba siya nakatira or hindi pa rin? Hindi po. Bakit daw? Sabi daw po kasi nila, buntis na daw po yung babae. Kaya sabi ko, wag na lang siyang pumunta dito kasi po yung bata, wala siyang tatay. Kaya sabi ko, doon na lang si Papa, bibisitahin niya na lang po ako tuwing Sabado. Tsaka may oras po siya. Pero tinanong mo ba si Papa na buntis yung girlfriend niya? Wala po siyang sinabi, pero sabi niya sa iba lalaki daw po. Pero yung iba sinasabi sa kanya daw po. Pero bakit daw ayaw ni Papa ditong tumira na lang? Hindi naman po ayaw ni Papa, si Mama lang po. Hindi naman po siya nag-attempt na umuwi eh. Nag-attempt po siya ng 500 pesos nung Sabado. Wala pa ako. Alam niyang 7 yung pasok ko, pumunta siyang 9. Pero ikaw ang kung tatanungin po namin, gusto mong dito magstay yung asawa mo? Ganito kasi yan, ma'am. Kung mag-stay po siya, magbabalikan kami. Eh araw-araw po siyang pumupunta doon sa trabaho niya, itaga doon po yung babae. Inuwi na po yata nung umuwi po yata yung babae nung Sabado. Eh kung dito siya uuwi, tapos mas marami pa po yung oras niya doon, ganun din po, ma'am. Para lang din po kami niyang tinotorture noon. 6 months na po daw yung buntis eh. Eh, ang nagsabi naman po sa akin, yung taga dun sa kanila, hindi naman po daw sa kanya yung bata. Eh, ang puzzle naman po, kung hindi naman pala po sa kanya, ba't po sila nagsasama? Pero if ever na si Sir Antonio ay makausap natin ulit ngayon at sa inyo sumama, ano ang desisyon niyo? Kung ano na lang po ang desisyon ni Mama, susundin ko na lang po yun. Pero ikaw, ano yung gusto mong mangyari? Kasi ikaw ang priority namin dito, ikaw yung iniintindi namin. Tinatanong ko siya kanina, ma'am.
ayaw mo bang din nandito si papa mo? Ayaw mo bang may tatay ka? O paano pag darating naman yung araw na may awarding ka? Sino pupunta sa'yo kung may trabaho ako? Hindi naman po niya ako sinasagot. Hindi ko naman po siya inaano na. Inaano yung gusto ko. Inaano ko din naman po siya. Sabi ko, kung ano yung gusto mo, gagawin ko. Kasi yun yung gusto mo. Sabi ko. Doon na lang po si Papa sa kanila. Kasi po, pag nandito si Papa, nakikita ko po kasi nasasaktan si Mama ko. Nag-aaway po sila pag uwi, alis ni Papa. Laging na lang umiiyak si Mama. Kaya ayoko siya nakikitang ganun. Kaya doon na lang si Papa sa kanila. Pero bakit sabi mo kay Sir Rafi last time na gusto mo makasama si Papa as an early Christmas gift para sa'yo, tapos ngayon, nag-iba na yung desisyon mo? Kasi nakita ko si Mama na nasasaktan siya pag nahanan niya si Papa, kaya sabi ko wag na lang kung ganyan din pala. Yan ba ay bukal sa kalooban mo o napipilitan ka lang? Bukal po. Sige, kung iyan yung gusto mo, gagawin natin yung lahat para makausap mo rin si Papa regarding sa decision yung maghina. Sa ngayon, papupuntahin natin siya sa barangay para magkaharap-harap kayong tatlo and mapag-usapan nyo po yung dapat nyo mapag-usapan. And ikaw, Dory, kung ano man yung kahihinatnan ng pag-uusap nyo doon sa barangay, tatagan mo yung loob mo and pinanghawakan ni Sir Rafi sa inyo na bubuin kayong pamilya, ay sana magawa natin kasi unang-una, pakiramdam ko, iyon pa rin yung nasa puso mo, gusto mo makasama si Papa. Sige po. So magandang araw po Kapitan. Ngayon po ay nandito po kami sa inyong tanggapan ang Rafi Tulfo in Action Team para po sana humingi ng assistance regarding po dito sa pag-aayos po ng mag-asawa na sila Ma'am San Diego. So ngayon po ang nais po ni Sir Rafi ay kumbaga magkaroon po ng pag-aayos yung kanilang pamilya and at the same time rin po ay yung kahilingan ng bata na bumalik ang kanyang papa bago magpasko ay matupad sana. Okay, nasa ama niya yun, no? Pare, abiyan mo ita. Mabibigay mo ba yung hinihingi ng anak mo? Ginawa niya sa pamilya ko, sir. Paano yung... Sino? Yung pinaano pa kami sa medyang ganyan, pinaabot pa niya sa ganyan. Pwede naman sa barangay. Nag-usap na kami sa barangay, okay naman. Tsaka sa pulis, tapos pinatulpo pa ta. Yung dismiss ba na may chicks ka, totoo ba yun? Na ano lang yun, sir. Kasama naman yung bata nun eh. Papakilala ko lang. Nakatira na po sa kanila, sir. Nakatira pa lang, sir. Nakatira na sa kanila. Sinabi mo na po sa Erin na sinabi niya sa Erin, kinakasama mo na yun. Saan ko ititira, ma'am? Nasa bahay ako ng ano namin, nanay ko tsaka tatay. In short, karelasyon niyo po? Opo, liniligawan pa lang. Hindi ko ano. Doon na nga natutulog eh. Tanong niyo po sa bata. Buntis na ba? Totoo? Buntis siya sa boyfriend niya. Hindi ako. Hindi sa'yo. Eh di pwedeng mong balikan yung asawa mo, tanak mo. Buntis pala sa iba. Hindi naman ako magpagbalikan sa kanya. Ang dami niyang ano. Dami niyang kinakasama pati mga ano sa Red Camia kasama niya lang. So yung mga kasama po namin sa bahay yon kasi ganito po 'yan. Nagre-rent ako ng bahay. Hindi ko naman kaya kung ako lang. Siyempre nung nag-lockdown, yung mga kasama ko naghahanap ng apartment, isang tomboy at saka isang lady guard. Mga lady guard po sila. Ang sabi nila baka pwedeng makihati doon. Kaya sino ba naman ako para nakakaluwang yun sa akin eh. Kaya nga nakaipon ako kasi may cashier ako sa bahay nung time na yun. Wala kayong kasamang lalaki doon? Wala sir, walang lalaki doon. Wala na ako na lalaki doon eh. Wala. O nung nagiwalay tayo, sino yung mga kanong pumunta doon? Di ako pwedeng dumalaw. Tapos yung kanong bumisita sa'yo, nakapag-live ka pa noon. Birthday ni RR yun, di ba? Oo. Alam mo naman di, yun eh. Di masagit-sagit yun. May sinabi ko po sa kanya yun. Sinabi ko po sa kanya may taga-ibang bansa po na pumunta dito, pumunta. Sino po iyon? Kaano-ano niyo po yung foreigner? Ano lang po ma'am, kaibigan lang po. Nakilala mo sa dating app? Sa Jensen pa lang po ma'am, kakilala na namin yun. Ano siya, kabit mo or? Hindi, wala po kaming relasyon ma'am kasi wala din. Nung dumating yung kanong yun, kinuha ko agad si RR sa kanya. Kasi may ang sabi nung kano, doon daw siya matutulog, babayaran niya yung pagstay. Eh di gusto ko yun para mag-stay siya. Doon lang siya sa sala. Alam ni RR po yan. Tsaka ano po siya? Kaibigan po siya ni tita. Kaya kilala po namin kaibigan. Siya. Kaibigan, totoo. At tsaka sinabi ko po sa kanya. Alam niyo po kung anong sagot niya. Sabi ko, dito po, dito matutulog. Babayaran naman daw yung pagstay. Sinabi ko po sa kanya.
Isang... Ako, bawal ako sa apartment. Tapos yung kano, pwede? Wala pa yun. Yung mga kalahati ko nun. Wala pa yun. Yung mga kasama mo sa Red Kami. Sinabi ko po sa kanya. Yung mga kasama mong nagiinuman. Sabi ko, dito daw matutulog. Isang apat na araw. Kaso sabi ko, pinaalis ko na isang gabi lang para wala nang maraming issue. Ang sagot niya, bakit mo pinaalis? Sana sayang naman yung pera para hatian mo. Uy. Sinabi niya yun, sir. Uy. Sinabi mo yun. Yung mga kachat mo, yung mga si Jeff Foley. Yung online mo. Habang magkasama tayo. Sino-sino mga kanong kachat mo? O, hindi masagit sa akin yun. Ex ko yun. Nakilala nung nasa Jensen ko pa lang yung boyfriend ko na yun. Wow. Bago siya. Nagsasama kami, nagpapadala yun. Nakikiano din naman siya. O, yung pag-inom-inom nyo? Anong pag-inom-inom? Gusto nyo mangyari ngayon na ayaw niyang makipagbalikan. Ayaw ng tatay mo. O, paano niyan? Ano ba yung talaga yung problema dito? Hindi ako. Ayan, isumbat mo sa bata yan. Hindi, yung nga yung inaano, kaya hindi ko inamin na hindi ko anak, di ba? Iniisip ko yung kalagayan ng bata. O ngayon, iyaano ko, kasi dinidemanda nyo ako eh. Eh kasi po sa'yo naka-apelyedo, pinapelyedo mo eh. Ano ba talaga yung reklamo niyan? Balikan o sustento? Sustento na lang, sir. Sustento? Ilabas, gusto ko pong ilabas niya yung payroll niya. Para alam ko kung ano yung markdown. Hindi naman pwedeng ibigay niya lahat yung hindi pera naman, niya. Sir, hindi ko naman inihingi lahat. Ang binibigay niya sa amin, 500. Nangungupahan ako. Tapos may time pa po. Hindi, kasi yung sustento para sa bata yun. Opo. Opo, sir. Kulang masyado yung 500, sir. Ikaw naman, nag-aaral na yung bata. Nagbabayad kami ng internet. Dagdagan mo naman yung 500. 500? Anong mabibili ng anak mo sa 500? Tapos pumupunta siya doon sa bahay. Sa amin pa siya kumukuha ng pang toothbrush niya, pang toothpaste niya. Magkano ba yung sweldo mo? Magkano naman yung hinihingi mong sustento para sa anak mo? Gusto ko dagdagan yun yung 500, sir. Mga magkano yung gusto mo? 2,000, sir. Pwede mong bigyan yung anak mo. Pwedeng sa kanya mabibigay, mapupunta. Hindi sa kanya dada. Naman po mabibigay. Kinuha ko sa kanya yung bata, sir. Hindi ganyan yung katawan. Alam nung mga tao yan. Kapayat-payat ni RR. Tingnan mo yung katawan ngayon. Yan, magme-mens siya. Kinuha mo yan, May 22, nung kumuha ka ng SAP. Diba? Kumuha ka ng SAP na nag-apply ka na single, ma'am. Kung mapupunta sa'yo, may mens siya. Diba biglang lolobo yung anak mo? Ibig sabihin, Dory, nung buhat, nung lumaki ka, kanino ka ba nakatira? Kay Papa o kay Mama? Kay Papa po. Kailan ka nagsimula dung manirahan kay Papa? Nung una pong namin dating dito sa Luzon, 3 years old pa lang po ako nun. Tapos tumira po kami sa bahay nila. Tapos kinuha lang po ako ni Mama nung mga lockdown, mga May po. So ibig sabihin, nasaan si Mama nung time na yun? Nasa amin pa si Mama nung una namin dating dito. Pero nung mga 2019 po, dun po. Si Papa na lang kasama mo nung 2019? Kahit sa trabaho ko, sinasama kita, di ba? Bakit ka daw kinuha ni Mama? Gusto ko na po kasing umuwi doon. Kasi po, nung simula po nung nagtrabaho na si Mama sa Red Kami, nag-aaway na sila Papa. Sinasabi ng mga kapatid ni Papa na naglalalaki daw si Mama. Pinapabayaan niya na daw po ako na huwag na daw ako sumama sa kanya. Marandi daw siya. Sinasabi sa kanila yung... Kasi po, ako rin po yung nasasaktan. Kaya sabi ko, ayoko na. Gusto ko na umuwi doon kasi yun lagi na sinasabi kay Mama. Pero binibisita ka ni Mama doon? Hindi po. Kasi po ma'am, nag-lockdown po yun. Nung umalis ako sa kanila, nang naghiwalay kami ng August, daladala ko siya. Ngayon, nung March 14, birthday ni Abby, hiniram nila yan. E March 16, di ba, nag-lockdown? O di ko siya makuha-kuha. Akala ko ba 2019 napunta yung bata kay father niya? Hindi po ma'am, ngayong March lang po ma'am. Kasi di ba umpisa yung lockdown? Hindi ko siya sabi niya, wag mong kunin kasi bawal yung bata. E ngayon, ng May 4, pinuntahan ko siya doon, naglakad lang ako. Kinuha ko siya, ayaw pa nga niyang ikuha kasi daw baka may manghuhuli. Huwag na natin pag-usapin yung pamilya niyo dito. Yung pamilya niyong tatlo, yung pag-usapan natin. Kaya mo pa ba? Meron na rin naman siya kinakasama. Ayaw mo na talaga? Ayaw ko na. Sustento na lang kung ayaw mo. Sir, hindi mo ba naisip yung bata? Lalaki ng walang ama, hindi walang pamilya, hindi kumpleto. Kaya mo yun, pare. Pupunta niya naman po ako tuwing may mahalagang okasyon po, tsaka tuwing Sabado, katulad po ng Pasko, magsasabit ng medal. Ganun po. Pero bakit doon sa kay Sir Rafi, nung nakausap ka niya,
Last time, ang sabi mo, ang hiling mo ngayong Pasko ay makasama mo si Papa at umuwi siya sa inyo. Pero bakit biglang nagbago yung isip mo? Kasi po, pag lagi po silang nag-aarap dalawa, lagi na lang silang mag-aaway. Hindi, walang araw na hindi sila nag-aaway. Lagi silang magbubungaan. Kung araw-araw ganun, hindi ko po kaya yun. Mas mabuti na po yung ganito. Magkahiwalay po sila. Okay, sa ngayon po, Kap, kung talagang ayaw na rin ng batang magbalikan yung kanyang mga magulang, ano po ba ang ating next po na magandang gawin? Gusto na lang nila yung sustento. Pero anak mo talaga yan, no? Hindi ko alam kung na-approve na po yung na-approve ano sa Jensen. Na sa birth certificate niya po. Inadapt niya mo. Opo, sir. Anak yan pareha. Anak ko po sa pagkadalaga ngayon, pinapiliyado po sa kanya. Eh kaso nung nagtrabaho sa Red Camia, nagsimula na siya mag-pills. Paano ako mag-ano sa kanya? Nagpipills siya. Okay, sir. Tigilan na po natin yung away kasi hindi kayo naapektuhan dito. Yung bata po. Okay? So ngayon, pag-usapan na lang po natin yung dapat pag-usapan, which is yung sustento sa bata kasi sa'yo rin pala nakapangalan, sir, sa birth certificate mo. So, in short, you legally adopted her. Ano po yan, sir? Yung mga kasama niya sana sa Red Cam, ayan ako. Ayan, o. Kita mo, sir. O, habang kasama ko yung bata, siya kung saan-saan siya napupunta. O, eto, kasama ko yung bata dito, siya, nasaan siya. O, ayan. Yan yung panahon na nasa UCRR. Ayan, o. Sino yung mga kasama niyan? Kasi kinukuha ko din naman sa kanya, ma'am. Ayaw naman niya ibigay. Pero nung panahon po yun na nasa kanya si Arar, nagpapadala po ako ng grocery every sahod ko. Tanong ko sana ko. Sabihin na natin na ayaw niyang ibigay, pero ikaw yung mas may karapatan sa kanya. Hindi mo ba pinilit? Kaya nga po pinilit ko. Ngayon ayaw naman nila. Kaya po nung nagka-time ako, sinundo ko na talaga. Sir, regardless kung eto nga, kung may kasama siyang iba, kung nagigimik-gimik siya, parehas naman po kayo may kasalanan kasi ikaw nangabit ka, siya pala gimik, pala inom. Pero yun nga, sir, hindi yun yung paraan para masolve mo yung problem mo, okay? So ngayon, pag-usapan na lang natin sustento, sir. Sabi mo kanina 2,400 yung kaya mong ibigay per month. Kaya mo raw bang taasan pa ng kaunti? 3,000, ma'am. 3,000 per month. Sagad na po yun. Pag nakita kitang uminom. Sige. Hindi. Deal. Malakita kang uminom. Hindi wala ka ng sustento. Wala. O tingnan. O inom ito, yan. Ito lang, inom yan. Bigay mo yung ano, para 3,000 a month. Kakasulatan tayo dyan. Ma'am. Susulat natin yung pinag-uusapan natin para pag nahuling uminom, mahihinto na yung ano, yung sustento. Okay po sa akin yun. Ma'am, ikaw okay sa iyon. Magiging kasunduan nyo, 3,000 per month and then kapag nahuli ka raw ni sir na uminom, yun nga, pag-usapan natin kung ano ang dapat gawin. Opo, ma'am. Okay sa iyon, sir. Okay na po, basta wag yung papauli. Ano na yung kasal namin? Para wala na. Opo. Okay, may pera ka pa na. Regarding dyan, sir, korte ang bahalang mag-decide sa annulment nyo kasi dito sa barangay, hindi nyo pwedeng pag-usapan yung ganyang kasal ka. Wala na kaming pakialaman kahit mag-post man sa ano. Siya lagi nagpo-post ng kung ano sa akin. Paano man ako di nagpo-post, nagpo-post sila ng picture, magkasama sila. Nagti-TikTok pa yung babae, nandun siya sa likod. Asan niya sa'yo? Eto, sa akin, oh. Diretso. Dalawa lang kayo, dyan, ang dami kong kasama. Lahat ba yan, boyfriend ko? Gusto mo, i-ano ko yung mga, ano mo dito? Yun na lang ano. Yung pinag-usapan natin, gawa na lang tayo ng kasulatan para matapos na to. Tapos si baby, pwede pong pumunta sa bahay ng papa niya kada Sabado. Tapos po, pag may Christmas party, ganun po, pwede na po siyang pumunta kila papa niya. Pag may okasyon. Dory, ano yung gusto mong sabihin ngayon na kumbaga, ayan na, ayaw nang umano ni Papa sa'yo, bumalik. And then ikaw rin, ayaw mo na rin makasama si Papa sa bahay. Masaya ka ba sa magiging desisyon mo? Sakto lang po kasi okay na si Mama, okay rin po si Papa. Nakikita ko naman po si Papa tuwing may free time siya, Sabado tsaka special po na okasyon. Pagkatapos ng pandemic na to, makakaano rin tayo ulit, makakapasyal rin tayo ulit. Love mo ba si Papa? Opo. Nagpapasalamat ako kasi binalaki mo ako kahit hindi mo ako totoong anak. Tsaka tinanggap mo ako dun sa bahay, pinatira mo ako na parang totoong pamilya. Kahit mag-iwalay kayo ni Mama, love ko pa rin kayo.
Pagbutihin niya yung pag-aaral niya at saka ano, pag wala kang kasama sa bahay, puntahan mo ako, no? Malapit lang naman yung, o kaya tumawag ka, susunduin kita, no? Mahal na mahal mo rin yung bata. Oh, sa akin na kasi na yan, ma'am, alos kami magkatabi nito. Kahit sa trabaho, sinasama ko. Kahit nasa Mabalacat ako, isasama ko to. Kahit sa sukad, kasi ang kasama ko. Ngayon lang alos napunta sa nanay. Sir, ano po yung dahilan kung bakit talagang minahal mo na tunay na anak itong bata? Wala po akong sariling anak. Kaya nga, yun nga, gusto kong magkasariling anak. Yung iniling ko. Kaya wala akong na anong mag-anak. Tinuring ko na siyang tunay na anak. Sa araw at oras na ito, dumating ang staff ng Rapid Tulpo in Action. Ang napagkasunduan nila ay bibigyan ng sustento ni Antonio San Diego, ang anak niyang si Dory Rose San Diego, ng 3,000 kada buwan, at ang kasunduan ay pag nahuli ni Antonio na nakikipag-inuman si Fevelin, ay puputulin ni Antonio ang sustento. Pwedeng puntahan ng anak ni Antonio kada Sabado at pag may okasyon. Pwede rin pumasyal ang bata sa tatay niya na dapat magpaalam sa nanay niya. Ito ang napagkasunduan dito sa barangay. Umpisa bukas, magbibigay ng halagang 750 si Antonio kada Sabado. Hindi pwedeng makipagrelasyon ang isa't isa. Meron na po tayo nga 17.5 million subscribers sa YouTube. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button sa gilid, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Kung nagtataka po kayo bakit wala po kayong notifications, make sure niyo po yung bell button doon, select niyo po yung all para updated po kayo sa mga videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Okay.